At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang atin pong kura paroko, Reverend Father Douglas Libadong. Tumayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sing in the sun.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Dugo ang nagpapatibay sa unang kasunduan ng Diyos at ng mga Israelita. Kasunduan ang tanda ng kagustuhan ng Diyos na makibahagi sa buhay na piniling bayan. Nang mapalitan ng kasunduan ito, pinagtibay ni Jesus ang bagong kasunduan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng inuutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito namay parang iisang taong sumagot. Lahat ng iuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maaga-agang siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumihandog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumihandog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob,
ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang pagkilala sa ginawang pagliligtas sa Panginoon. Umubos kalis ng inumin, handog sa Panginoon. Umubos kalis ng sakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos sa Panginoong tumubos. Kalis ng inumin, handog sa ngayon'y maghahandog ng haing pasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako ko, sa iyo ay binitiwan sa Panginoong tumubos. Kalis ng inumin, handog sa Panginoon. Kalis ng inumin, handog. Pinagiging ganap ng bagong tipan ang lumang tipan. Lubos na kinalulugda ng Ama ang pag-aalay ni Jesucristo. Ang dugo ni Jesus ang pumapawi sa ating mga kasalanan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaong bagay, wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at mga abo ng dumalang baka ay iwinisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa utusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip
upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Pagkamula sa langit, ngayon rin sa daigdig, handog na kaibig, ibig. Kailan may di masasakit, pagkainilahan ng ialaysin sa ang korderong nagliligtas ang mana ng ilakas pastol na kami yung kaawaan, gawin dapat makinabang sa pagkain iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanda'y maligtas. Akayin mo sa iyong hapag kahit kami yung alagad sa buhay mong lang lakas, walang Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pesta ng tinapay na walang libadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Pasko. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan.
may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saan silid siya maaring kumain ng hapunang Pampaskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga ulibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mukhang hindi pa handa ang ating altar. Wala po yung tinapay. Na ngayon ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. At sa ating pong narinig na pahayag na mabuting balita mula kay San Marcos, sinabi po dito yung naririnig nyo madalas, no, kapag nagmimisa tayo, hinahawakan yung tinapay. Wala pa rin yung tinapay. Hinahawakan yung tinapay, sinasabi, kunin ninyo at kanin, ito ang aking katawan. Yung tinapay, no? At pagkatapos, naririnig nyo ulit yung alak, no? Na sinasabing ito ang aking dugo, ang bagong tipan, dugo ng tipan na ibubuhos para sa lahat. Sa ngayon, ito po ay ordinaryong tinapay at alak. Mamaya, pagkatapos po ng dasal na binibigkas ng pari, ito po ay hindi na magiging ordinaryong tinapay at alak, kundi ito na ang tunay at totoong katawan at dugo ni Jesus. Sa paningin natin, ganun pa rin. Walang nagbago. Sa mata natin, ganun pa rin. Pero sa ating pananampalataya, pag ito ay na-consecrate na, nabasbasan na, ito ay dapat nating ituring na pinakamahalaga sa buhay natin. Kaya nga tayo, no, nagtalaga ang simbahan ng pagdiriwang na ito para mapaalalahanan tayong mga Kristiyano, tayong mga Katoliko ng kahalagahan ng pagtanggap natin, pagbibigay respeto, paggalang sa abot ng ating makakaya at maibibigay dito sa tinatanggap natin tuwing nagdiriwang tayo ng banal na Eukaristiya. Kaya nga, dakilang kapisahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Malinaw po ba? Uy. Kaya po may pagdiriwang, ulitin ko, no? Dahil
Siguro noon ay katulad ngayon, maraming mga Katoliko ang nakakalimot na naman sa kahalagahan ng pagtanggap ng katawan ni Kristo. Bagamat sabi ko, no, nananatili sa mata natin, pero ito po ang bubusog sa atin. Ito ang nagliligtas sa atin. Ito ang naglilinis sa atin. Kaya hindi po sapat, no, gaya ng naranasan natin nung panahon ng pandemya. Okay lang po na magsimba tayo online. Pero alam po ninyo, no, alam ninyo na may kulang. Nakakapagsimba man kayo online, no, ngayon may mga nanonood sa online, pero laging may kulang kapag hindi ka nakakatanggap ng komunyon. Kaya nga yung active participation sa misa, hindi lang tayo basta manonood, hindi lang tayo basta mag-o-observe, hindi lang tayo basta magpipicture, tayo po ay nakikibahagi sa pagdiriwang na ito. Inihahanda natin ang ating sarili habang inihahanda ni Jesus ang kanyang sarili na maibigay sa atin. Kapag handa na, saka tayo bibigyan at sasabihin, ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Tanggapin ninyo, kunin ninyo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kumain kang madalas. Hindi ko alam po ano, kung ano ang dahilan ninyo. Kasi kung yung mga nasa online, naiinggit sila na nandito kayo live. Sana sila rin. Pero hindi na sarado ang simbahan. Wala tayong lockdown. Wala nang bawal. Pero maraming Katoliko ang nandito sa paligid ng parokya natin ang mas pinipili talaga. Desisyon talaga, hindi ako magsisimba. Sayang. No? Pero sana po, nandun nga tayo. Kaya pinagdiriwang ito para maimulat ang kaisipan natin na sayang, napakalaking bagay ang nawawala sa ating buhay kapag wala tayong pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Ito ang pinakasentro, pinakarurok ng ating pong pagdiriwang, ng ating pong pagpapahayag ng pananampalataya. Kaya lahat ng gawain ng simbahan nakasentro sa banal na misa. Okay, given na yun. Di natin sila mapupunta dito, yung mga nasa online. Ngayon, tayo na nandito. Di na rin natin mapapapunta yung mga nakahilata lang sa bahay unless may sakit sila. Hindi rin natin mapipigilan yung mga naghahanap buhay kahit Linggo. Pero kayo mga naririto, kumain ka. Kumain kayo. Magsasabihin ninyong, kasi minsan nandito ka nga, no, nagsimba ka nga, pero hindi ka kumakain. Hindi mo tinatanggap si Kristo. Bakit? Ano ang dahilan? Kasi sasabihin natin, eh namumuhay tayo sa kasalanan. Makasalanan ako. Hindi tayo karapat dapat, no, umawak. Eh kaya nga may bahagi bago tayo, no, bago natin sa tanggapin, inaamin natin, Lord, no, I'm not worthy. Lord, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Pero lagi, di ba? Kumakatok si Jesus. Lagi nandiyan dyan sa harapan natin. Ito ang aking katawan. Naghihintay na tanggapin. Alam niya may kasalanan tayo. Kaya lalo tigid, kailangan nating kumain. Sino ba ang dapat kumain? Yung mas mahina. Yung mga nanghihina. Spiritually, mahina tayong lahat. Kung kaya, kailangan tayong kumain Linggo-linggo. Kung hindi man araw-araw, Linggo-linggo, kumain tayo para mas lumakas tayo. Kasi kung idadahilan natin lagi, eh makasalanan po ako. Linggo-linggo makasalanan. Taon-taon makasalanan tayo. Ay lalo tayong manghihina kung hindi mo tatanggapin si Kristo. Kung ano man yung mga dahilan mo,
sa loob ng napakahabang taon, yan na ang dahilan mo. Dati po, no, pag sinasabi, ang isa sa mga naririnig kong dahilan, hindi ka pwede magkomunyon kasi hindi ka kasal. Tama po ba? Nandoon pa rin naman yan, panuntunan ng simbahan yan. Pero pag nininay, ganyan ba ang awa at pag-ibig ng Diyos sa tao? Nasasabihin niyang, oh, itong katawan ko, hindi ka pwede dito. Tabi. Kaya nga, ang turo din sa amin, kahit sinong pumila dyan, hindi dapat tanggihan. Kasi sabi nga, no, ang Diyos ang hahatol sa atin. Pero kung alam mo din naman na hindi ka pwede magkomunyon kasi hindi ka kasal, o kailan mo gagawin? Kailan mo itatama? Kasi baka napakatagal na panahon na. Alam ng Diyos, okay, hindi ka kasal. Katawan ko, kainin mo. Para lumakas ka, makapagpakasal ka. Hindi naman, di ba, naalala niyo po, hindi naman tinatawag ni Jesus yung mga alagad o yung mga gustong sumunod. Magpakabait ka muna, saka ka sumunod sa akin. Alam kasi, yung gusto ko lang, no, na maibahagi sa inyo na baka yung kaisipan natin na hindi ako pwedeng tumanggap. Sino ba nagsabing hindi ka pwede? Sinabi ba ni Jesus mismo? Nakasulat ba yung pangalan mo na hindi ka pwede? Yan lang, kanina po, no, pagkatapos ng alas 6 ng misa, ginanap po yung prosesyon ng banal na sakramento dito sa ating lugar. Una, hiniling ko na pagpalain at basbasan ang ating lugar. At habang naglalakad tayo, marami, siyempre, no, iniisip mo, Katoliko ba ang mga ito? Kasi kulang na talaga tayo sa pagtuturo, sa pangangaral, na ito ang pinakamahalaga sa atin. Na kung dadaan ang banal na sakramento, kung Katoliko ka, alam mo na dapat kang magbigay pugay sa dumadaan. Kasi hindi lang ito basta tinapay, siya si Kristo. Hindi lang siya basta si Kristo, siya ang anak ng Diyos. Pero gaya nga, no? Napakalaki ng pagkukulang natin, maaring, no, ng simbahan sa pagtuturo para pahalagahan ng bawat isa, lalong-lalo na ng mga Katoliko. Sana din umabot tayo sa punto o nandoon na tayo sa pagsasabi nating hindi kumpleto ang linggo mo kapag walang Eucharistia. Hindi rin kumpleto ang pagdalo mo sa misa kapag hindi ka kumain. Kaya inaasam-asam, no? Nung dati, nung nagtatrabaho pa ako, no, doon sa Makati, talagang yung ahanap ka ng simbahan na malapit para lamang makapagsimba. Pag nag-outing ba kayo, naghahanap ba kayo ng simbahan na pinakamalapit, lalo na kung natatapat ng linggo ang outing ninyo? Hinahanap-hanap ba ito? O pwedeng, okay lang. Okay lang yan. So nasaan ba yung attitude natin sa banal na Eucharistia? Okay lang na wala. Pag-isipan natin ng mabuti, no? Bago pa tayo umabot ulit sa punto na bawal kayong magsimba. Bawal kayong pumunta ng simbahan. O kaya talagang may magbabawal sa atin. So habang may pagkakataon, kapag binigyan ka at ibinigay ni Jesus ang kanyang katawan, tanggapin mo. Hindi ka huhusgahan, hindi tayo inuhusgahan ng Diyos, at alam niya, lalo tigit,
kailangan natin kumain ng kanyang katawan. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang ang pagdiriwang natin ng banal na Eukaristiya ay maging tunay na tanda ng pagkakaisa, pagkakapatiran at pagbabahaginan. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging tunay nawa tayong katawan ni Kristo na handang maghandog ng sarili para sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, magkaisa nawa silang lahat bilang isang komunidad na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, taos puso nawa silang maglingkod at maging mga tanda ng presensya ng Diyos sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, manatili nawa silang mapagmalasakit sa mga nagugutom at unahin ang kapakanan ng mga mahihirap at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mahal nating mga yumao, sumapit nawa sila sa maligayang kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan at mga agar ang paggaling ng mga may sakit at ang mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Bilang isang sa
Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ng iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahain ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Noong huling hapunan, siya'y nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanan. Siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan, kami nagsasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo. Sa pagkakaisa ng lahat ng tao na pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo, sa pagsasalong ito, kami iyong nililingap upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Konting instructions lang po. Dahil ngayon ay dakilang kapisahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo, kung kaya't ngayon po ay tatanggapin po ninyo hindi lang ang tinapay, kundi maging ang alak. So magiging proseso po, pipila po kayo ng dalawa no, dito sa ating communion aisle. Yung tinapay ay isasawsaw o ididip dito sa alak ng lay minister at ako po at ibibigay po sa inyo. Wala pong tatanggap muna sa kamay dahil ito po ay may alak o itong dugo ni Kristo. So lahat po ay sa bibig lang tatanggap. Yung kayang lumuhod, luluhod. Yung hindi kaya ay mananatiling nakatayo. Malinaw po ba? Para sa mga bata, medyo magiging bago ito sa inyong panlasa.
Tiyakin lamang na huwag ninyong iluluwa, no, yung natanggap ninyo na komunyon. Sa mga bata po, pakialalayan po sila. Okay? So, okay. Sige po. Presence of our God, as we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life, grace and
Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na Eukaristiya. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunurin, matulungin at mapagkakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Birhen ng Soledad, mahal kita. Amen. Siya ang maging na
Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, inihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po muna sa sandali. Bukas po, 3 ng Hunyo, araw ng Lunes, pagkatapos ng misa sa 6 ng gabi, ay ating ipoprosesyon papuntang Barangay 275, ang imahe ni San Nicolas de Tolentino. Ito po ang hudiyat ng pagsisimula ng 9 na gabing misa sa bawat barangay na nasasakupan ng ating parokya bilang paganda sa pagdating ng relic ni San Nicolas. Sa 4 hanggang sa 12 ng Hunyo ay ang BEC Mass sa bawat barangay na nasasakupan ng ating parokya. Tayo po ay magkakaroon ng maikling katisismo tungkol sa buhay ni San Nicolas sa 5 ng hapon na susundan ng banal na misa at prosesyon patungo sa susunod na barangay. Maraming salamat po. Sa June 16 po ang pagdating ng relic ng ni San Nicolas, kung kaya sino man po ang nagnanais makibahagi para sa paghahanda at mga gusto pong mag-donate ng pagkain, tubig para po sa ating mga bisita at mga tutugtog o yung mga banda ay makipag-ugnayan lang po sa opisina ng ating pong parokya. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Hunyo. Lahat po ng mga nagdiwang na at magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito, maaari pong pumunta sa unahan para po sa special na panalangin at pagbabasbas. Mga magbe-birthday sa June. Forward lang po. Diyos ng sanilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo po ang mga panalangin ng aming mga kapatid na nagdiriwang at gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito. Lahat ng naririto at maging sa mga nasa online. At kami po ay samahan din na makigalak sa handog mong buhay sa kanila, handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo po sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mga pledges, mga donation nito nakalipas na buwan ng Mayo at salamat po sa mga suporta at nairaos po natin ang Flores de Maria sa loob ng isang buwan ay pinapunta natin yung mga bata dito, tinuruang magdasal, pinag-alay ng bulaklak at pinamerienda. Kaya maraming salamat sa inyo pong lahat. Magsitayo na po. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Awit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya.
Susing pagkalinga, magpasalamat.